Now, how can we be empowered to give, to obey, and to praise God? How can we be empowered to give and be good to others? First, need and want less. Para tayo makapagbigay at magkaroon ng ganong kapangyarihan, bawasan ang mga listahan ng pangangailangan at mga hinahabol-habol at mga gusto. Habang dumadami ang gusto natin na maging atin, makamkam, masarili, matamasa, andun lang yon, isa lang ang size ng puso natin. Pag maraming space doon, pinuno natin ang mga needs and wants and desires, lumiliit yung espasyon na natitira sa pagiging mapagbigay. Kaya ang una nating dapat ginagawa upang lumaki ang kapangyarihan natin magbigay, paliitin ang ating mga pagnanasa. Hindi pwedeng sabay na pinapalakihan dahil sila ay magkukompetisyon para sa espasyo. And it takes realization and genuine enlightenment. It takes reflection and a decision to win and be a giver. Laging nagtatalo ang sarili. Sayang naman ito, papakinabangan ko ito, may magagawa pa ako dito. Ecclesiastes 5:10, whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. Pagka umiibig ka sa salapi, kahit gano'ng karami ang dumating sa'yo, kulang. Kaya makikita mo iba, wow, buti na lang umaasenso ang buhay mo. Kulang pa nga eh, marami pa akong needs. Nakakatamad madinig. Pero pag sabi mo, wow, may bago kayo palang mga gamit, binibless ka lang, oo nga, praise God. Napakasarap pakinggan. Yung iba naman kasi, daing ng daing dahil baka mautangan. Kahit ang dami-dami na, wala nga. At may mga kilala po tayo mga kapatid, mag-ingat-ingat kayo sa kasasabi nyo ng wala. Kasasabi ng wala, na wala nga. Because there is power in our spoken word. Yung meron ka na, daing ka pa ng daing, nawawala. Samantalang kahit konti, yung parang ang sarap-sarap mong magsalita na, wow, ang yaman-yaman natin, kahit konti, hindi sa pagyayabang, kundi sa pag-appreciate sa Diyos, dumadami. Subukan nyo. Sinabi nga ng Diyos, let there be light, nagka-light. So pag sinabi mo ang bata, ang galing-galing niyan, gumagaling. Pero pag sinabi mo, ang bata niyan, walang kwenta. Lagi niya nadidinig, nagiging walang kwenta siya. May kapangyarihan kasi ating salita. Kaya huwag tayong daing ng daing. Lagi nilang gusto kaawaan, lagi nilang gusto makadilihensya. Kaya tuloy ang nangyayari, lalo naghihirap. Yung mga pala daing, nakakaasenso ba yun? Pahirap din ang pahirap. Wala din namang natutupad dun sa kanilang mga pagsasalitang yan eh. Pero yung palabigay, sabi sa Proverbs 28:27, he who gives to the poor will lack nothing. The Lord will either give you great rewards or the Lord will give you the great spirit of contentment. Therefore, you lack nothing. Paano ba nagiging mayaman ang tao? Una, kung dumami ang sobra-sobra niyang pera o kung kontento siya sa konti niya, daig pa niya mayaman. Yung marunong makontento sa konti, daig niya yung maraming marami pero hindi kontento. Sino ang mahirap? Yung kahit ang dami-dami na naghahangad pa ng mas marami, pobre yun, maralita. Kaya kailangan nakikita natin kung ano ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa puso ng tao. Pinapayaman tayo. Kung hindi mo tayo buhusan ng kutak-kutak na material na mga pagpapala, nagkakaroon tayo ng Espiritong marunong matuwa maging sa konti. Mayaman ka rin ang feeling mo nun. Either you are rich or you're feeling rich. Sino bang mas masaya sa dalawa, di ba yung feeling rich? Kahit na hindi naman talaga, pero you feel rich. Nakikita nyo yung mga tindera sa palengking nagpapapedicure pa habang nakaupo sa isang sakong kamote? Feeling rich! 30 pesos lang yung pedicure niya, pero donyang donya siya. May mga bulak pa sa pagitan ng mga daliri, no? Talagang akala mo, napakasaya. Pero kung ang dami mong pera, you are not feeling rich, nagre-reklamo ka pa rin, pobre ka, kawawa naman. So learn contentment. 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Pinanganak ka daw na walang dala, aalis kang walang dala, ano lang ang pwede mong dalin
doon sa kabilang buhay, yung naideposito mo habang nabubuhay ka dito sa bangko ng paggawa ng mabuti. Yung mga gumagawa ng mabuti, palabigay, nagde-deposit ang withdrawal sa langit. Hindi mo pwedeng dalin, pero pwede mong i-deposit habang nandito ka, doon na lang ang withdrawal. Pero yung daladala mong lahat na matay ka, wala kang madadala. Kasi sinasabi ni Lord, gather for yourselves treasures in heaven na hindi kayo mananakawan at hindi uuurin o kakalawangin ang inyong mga kayamanan. Sabi ganun, kailangan ganun. Marunong ka mag-deposito doon, marunong ka mag-impok doon sa eternal bank na napaka-importante. How else are we empowered to give? Natural, produce more. Anong ipapamigay mo kung wala ka namang sobra? Meron din naman, kahit kulang, nakakapagbigay pa rin tayo, pero iba na kung sobra-sobra. Ephesians 4:28, He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Sabi, yung dati sa inyong mga tamad, walang ginawa kundi magnakaw lang o manghingi, magdilhensya, tigilan nyo yan, magtrabaho kayo, paasensuhin yung ginagawa nyo, at nasa ganun, kumita kayo hindi lang ng kailangan nyo, kundi ng higit pa ron, at ng may sobra kayong maipamigay. Yan pala ang magandang ambisyon ng gustong yumaman, para maraming maipamigay. Hindi lang para maraming sarilinin at kamkamin. One of the nicest pleasures in life is to give. Napakasarap nun. At napakasarap na ipagmahal, ipakisama ang pagbibigay. Kaya dapat nating ambisyon na kumita, magtrabaho, maging mabunga para maraming pwedeng ipamigay. Produce surplus for giveaway. And God gives surplus precisely for that reason, so that we can give away. Kung binibigyan kayo ng Diyos ng higit sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan, may assignment kayo magbigay. Siyempre, God is God of mathematics, God is God of equation, and God is God of proportion. Alam nga naman nagkamali siya. Binibigyan kayo ng sobra. Nakita nyo noon, nang sila Moses ay nandoon sa disyerto, wala silang makain, umuulan ng mana from heaven. At ang utos ng Diyos, ang kolektahin nyo lang yung kakailangan ninyo sa araw na to. Yung iba sigurista, kumolekta ng pangbukas, inuod yung sobra. Sabi ng Diyos, ba't kayo kumukuha ng sobra? Hindi ba kayo nananalig na bukas, nandun uli ako, at bukas, magbibigay uli ako? Yung sobra nyo yung pag-iimpok, isang pagpapatunay na hindi kayo nananalig sa akin pangakong bibigyan ko kayo araw-araw. Kaya nabulok. E ngayon, kung binibigyan ka ng sobra, anong dahilan para ka makapagbigay? Hindi para maging makasarili ka lamang. Bagamat hindi man masamang may iniimpok-impok ka, lalo gusto mong mamuhunan, gusto mong may gawin na ganun't ganyan, pero hindi lang para sa sarili. Bawat tumatanggap ng sobra, may assignment from God. Luke 12:48, For everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Malinaw. Ang binibigyan ng sobra, paghahanapan ng Diyos nung sobrang yun, kung ano ang kanyang ginawa. Mas mataas ang expectation ng Panginoon sa kanyang mas pinagpapala. Kaya yung pagpapalang tinatanggap natin sa Panginoon is a form of responsibility. It is God's trust. Trust fund niya yun. Hindi sa atin lahat. Bagamat salamat, meron tayong parte dun. Kaya nga sa atin inaabot para rin tayo magkaroon. Pero hindi lahat para sa atin. How else can we be empowered to give, to be acquainted with, and to know suffering from unmet needs? Pag sobrang maluwag ang inyong buhay, kailangan reacquaint yourself with suffering. Don't fail na makipagkwentuhan sa inyong mga labandera, sa mga tindera, mga manikurista, mga mekaniko,
mga taxi driver, mga taong nagsisikap, mga isang kahig isang tuka, mga taong dalawang kahig kalahating tuka, kulang na kulang ang kinikita. Kasi kung tayo nakikisalamuha, nakikipagmabutihan, at nakikisangkot sa mga nangangailangan, muling nabubuhay yung espiritu sa atin ng charity. Pagka nakakasalamuha ka sa mga taong konting-konting halaga, napakalaking bagay sa kanila, natututunan mong magbigay ng mga halagang yon at natututunan mong magtipid sa iyong mga luho. Dahil alam mo na ang konting luho ko, malaking bagay na para sa mga sobrang gutom. Pero pag tayo nag-social climb at ang lagi niyong kasalamuha, yung big spenders, yung napakararaming pera at hindi makapagkapwa, sarili ang inaasikaso, gumagastos ng napakalalaking mga pera para sa mga hindi naman mga masyadong kailangan sa buhay, pag yan ang lagi niyong kasama, kayo'y mamamanhid sa daing at pangangailangan ng mga kapuspalad. At ang gagawin ninyo, makikisama kayo sa kanilang mga paglustay, sisikapin yung kumita ng maraming-marami para lang kayong makasabay sa kanilang mga kaluhuan. Pero hindi tayo dapat maligaw. Tayo ay may pananagutan sa ating kapwa. Kaya dapat, kahit ang ating mga anak, kung lumalaki sa ginhawa, dapat nyo silang iminumulat sa mga pangangailangan ng mga sarili nilang mga pinsan na maaaring higit na nagdarahop kaysa sa inyo. Kailangan silang dinadala sa mga lugar na nakakita silang pagdurusa at hirap para sila ay magkaroon ng malasakit sa kapwa. Hindi yung lagi silang ikinukulong sa mga air-conditioned cars at mga air-conditioned homes at sa mga gated villages at sila ay nagiging bulag sa katotohanan ng pagdurusa ng sangkatauhan. Dapat lagi tayong nagre-reacquaint. Katulad ng Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos ay bumaba mula sa ginhawa at luwalhati ng langit para makisalamuha sa mga tao, para maranasan niya ang hirap ng mga tao. At nang sa ganon, hindi lang niya nauunawa sa isip, alam niya sa gawa kung paano makipaglaban sa kasalanan at kahirapan. At dahil ang anak ng Diyos ay nabuhay bilang tao at dumanas ang lahat ng uri ng tukso na salamat na lang at kanya na pagtagumpayan, ano ang naging bunga? Naging mapagtanggap si Jesus sa mga makasalanan, mapagpatawad, maibigin, mapagbigay, mapagpagaling sapagkat naramdaman niya ang lahat ng hirap. Siya man ipinanganak doon lang sa pakainan ng hayop, sa kahon na nilalagyan lang ng pagkain ng hayop sa sabsaban. Siya man na ipinanganak sa bahay ng hayop, hindi sa bahay ng tao. Siya man ay nabuhay sa isang pamilyang ubod ng hirap, sa isang napaka makalumang bayan, sa isang kawawang nasyon na Israel na inaapi ng mayamang Roma. Alam ni Jesus ang pagdurusa, kaya marunong siya magbigay. Kaya ang ating mga kapwa na nanggaling sa hirap, tapos yumaman, dapat lumingon.